What's up guys? Nandito tayo ngayon sa May Quiapo dahil may hahanapin tayo. Hahanapin natin yung napaka-refreshing na buko sorbet na naglalakaw lang dito sa paikot-ikot sa Quiapo. Let's go! Para lang siyang buko salad guys. Oh. Tapos, pagka hinalo na ng hinalo yan, tapos yung mga yelo sa paligid, saka yung asin, magiging frozen na yan. Parang sherbet na talaga. Ilalagyan din pala nila ang pandan essence ito. Halo lang ang halo yan, hanggang sa tumika. Eh, lalagyan na nila ng yelo, tapos na yung buko sorbet. Parang kung salad na siya. Lalagyan muna ng yelo. Ayan. Para lumamig at tumigas. Lalagyan ng asin guys para yung yellow huwag matunaw kagad. Okay. Guys, punong nahalo so ganyan yung ginagawa nila, tapos isiksikin lang, isiksikin yung yellow tapos lalagyan ulit ng asin para talagang malamig na malamig. Tapos titigas na yung sherbet sa loob. Ayan, dalawa yung ano nila eh. So naglalagay pa lang ng asin dito. Ayan guys, halos puno na oh. Nilalagyan pa rin ng asin. Halos punong-puno na talaga yung ano, nilalagyan ng yelo at asin. Eto guys, si Kuya Jonar, no? Sir, siya yung nagtitinda ng buko sherbet. Ayan. Opo. Sir, tanong ko lang, no? Gano'ng kayo katagal na nagtitinda ng buko sherbet nyo? Mga 10 years na po, sir. At 10 years na pala yan? Kayong kutigot lang kayo, ano po ba rong tanyo? Kasi hirap na hirap ako hanapin kayo eh. Dito lang po sa may simbahan ng Quiapo, Cardedo, Raon, tapos babalik ako sa Quinta Market. Sa Quinta Market ako gumagawa. Ah, okay. Paikot-ikot lang kayo niyan, no? Okay. Tapos magkano ulit ang tinda nyo? Ah, sa disposable na baso, may sa 6 on, 15 pesos. Sa 8 on, 20 pesos po. 20 pesos. Tapos nauubos nyo po yan araw-araw. Opo, madali lang po maubos. Ah, mga ilang oras lang? Mga matas ng 3 oras. 3 oras, ubos ka agad yung ganun kadami. Opo. So, mga anong oras po kayo nagsisimula magtinda? 11. 11 ako lang, nagsisimula na kayo. Tapos mga 3 hours, mga alas 2. Kaya siguro hindi ko kayo natatagpuan kasi minsan hapon na ako lang pupunta. Opo, ubos na pala yun, kaya pala wala na kayo. Ayun. So, kumikita lang kayo doon, napakamura ng tinda nyo. Kumikita naman po kahit papaano. Kahit papaano, meron naman. Kasi nakita ko yung paggawa nyo. Parang ang dami nyong ilalagay na asin, ang dami yelo. Tapos yung mga gatas nyo pa, tsaka yung buko. Opo, marami po po yun. Pero kung at importante po kumikita, no? Opo. O yun, maraming salamat po kuya. Thank you. A few moments later. Thank you.
So ito na si Kuya. Kuya, marami pa ba? Meron pa ba? Meron pa sir, mga kalahati. Kalahati na lang? Yan na yung kanina guys, oh. Grabe, order ako. Salam. Kuya, magkano yung ganyang karami? 20 pesos po. 20 pesos? Opo, okay. Kumakatawin na. Ito na guys, ito na yung sherbet ni Kuya Junior, no? So titikman natin. Tagal-tagal kong hinahanap dito, ano ko lang na tsempuhan. Grabe naman to, nakaka-refresh sobra. Sobrang refreshing. Siyempre, lasang buko, diba? Masarap dahil malamig. Tapos sakto lang yung tamis niya, hindi siya sobrang tamis. Ano talaga? Parang ice cream na buko. Manakalam ng sherbet. Ito yun. Grabe. Ang sarap nito guys, lalo ng pagmainit. Talaga nakaka-refresh ng todo. Ay, ganito kalaki. 20 pesos. Ganito kalaki, 20 pesos. Sarap. Dami mga buko-buko pa. Ano no, bits. Kung nakita nyo naman kanina yung video, talagang parang buko salad yung datingan niya. Tapos naging frozen lang. Guys, no, dito ko na muna tatapusin itong ating video dito sa Quiapo. At masaya ako at natikman natin yung refreshing na buko sherbet ni Kuya Junior, no. So naglalakulang-ulang siya, paikot-ikot lang siya dito sa Quiapo. So sana maabangan nyo. Ulitin ko, 11 o'clock siya nagsisimula mag-ikot. Normally, before 2 o'clock, ubus na daw yung paninda niya. Kaya hindi nyo na siya makikita. Pero araw-araw naman daw siya nagtitinda. Anyway guys, that's about it. Sana enjoy guys video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to the channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.